Hola! Magandang araw and hello po sa inyong lahat. Welcome back to our channel. Kasama niyo na naman ngayon ang inyong one and only Mama Mia. And syempre, tayo po ay magsasama para sa isa na namang panibagong kwento na inyong aabangan dito sa ating channel. Naway sa mga nakikinig ngayon, nakapag-subscribe na po kayo, nakapag-click na kayo ng notification bell para lagi kayong updated sa tuwing may bagong kwento tayong ilalabas dito sa ating channel. Muli ay nagpapasalamat ako lalong-lalo na doon sa mga wala talagang sawang sumusuporta sa atin. Araw-araw chinicheck kung may bagong upload, araw-araw na nakikinig at nagko-comment. At syempre, kahit di na mag-comment, basta makinig lang, ayos na yun. And of course, nako, atin pong babasahin muna ang inyong mga pa-shoutout. Pero bago yan, nako, suotin muna natin ang ating mahiwagang salamin. Oo. Para naman, ano, aesthetic. Charot, hindi. Hindi masyadong makakita eh. Hello kay Chazzy Chai. Maraming salamat. Nailin Labial. Hi daw kay Dayan Estiliso from Bahrain. Na palagi raw nakikinig sa atin. Hindi uma-absent. Sana all. Hindi talaga uma-absent. Hi naman kay user JX8QQ. I'm always listening from Hong Kong. Hello kay Tess Karin. Maraming salamat, Tess. Ayun, welcome back. Kasi nagbakasyon raw siya at nagbakasyon rin siya sa pakikinig sa atin. So ngayon, nagbabalik na. Hi naman kay Renz Ray Lay Vlogs. Maraming salamat, Leia Ditao noon. From Hong Kong since December 2023 daw na nakikinig sa atin. Nako, malapit ka na mag one year ha. Hello kay Elizabeth Lagunday, Nikki J. Bugaring, maraming salamat. Ceciline Bugaring, thank you so much. Bago lang raw siya, so nagpapa-shout out. Hello naman kay Margie Luhong, maraming salamat. Sabi niya, wow, on time. Pinipilit nating maging on time. Oo, kasi may mga nagre-reklamo. Hi kay Gloria Havilion from Hong Kong. Ayun naman talaga, gusto naman talaga nating on time makapag-upload. Kaya lang minsan di talaga maiwasan eh. Didi Valencia, maraming salamat. Christine Ann or Christine Amorin, maraming salamat all the way from Malitbog, Bukidnon. Hi! Ayan, puntahan kita dyan this weekend. Okay lang ba? Hi naman kay user FC60C. Ayun, hi kay Baby Agaid. Maraming salamat from Saudi. Hello naman kay Luna Lollipop, kay Heejin Kim. Maraming salamat, Heejin Kim. Marvie Montesilio, hello raw. Ayun, kay Leona Divine. Hi, Leona. Listening from Singapore. Maraming salamat. Ayun, sabi niya, nakikita niya raw ang kanyang sarili dun sa letter sender natin nung nakaraang araw. Oo, yun kay Chloe. Nako naman, buti naman at nakaalis ka na sa ganong sitwasyon. Hi kay Christina Season, Jonessa Nuevares from Tacloban, Leyte. Abigail Tinorio, maraming salamat sa pakikinig. Hi kay Marlene Vargas. Judith McGovern, maraming salamat sa YouTube user. Hello din kay Lizzie. Hello din kay Remedios Barakil. Hi Remedios. Hi kay Marie Chris Dacuma. Ate Hana, maraming salamat sa iyo Ate Hana sa pakikinig. And syempre meron tayong mga na screenshot kasi mga birthday ito. Birthday ba ito? Hi kay Elsie Calupez, maraming salamat. Maraming thank you talaga. Hello din sa sa Pipania and Maglente family from Unidos, Plaridel, Misamis Occidental. Maraming salamat sa inyo dyan sa Oman, Moscat. Ayan, Elizabeth Naraga and Arl Jean Bacacaw. Ayan, hello raw kay Ate Marilu Ariola. Maraming salamat po. Hi din sa tagapakinig nating si Gladys Bakbak. Maraming salamat. Hello din kay Zoraida Gumida. Maraming thank you, Zoraida. Salamat sa iyo. Maraming salamat talaga sa pakikinig. Edmond Baritugo, maraming salamat. Ayon, sa mga sumusubaybay po sa ating channel, sa mga nag-birthday na hindi ko po nababasa yung kanilang pa-shoutout, pasensya na po. Sa mga hindi pa talaga nababasa, nako. Ano lang, comment lang kayo ng comment dahil baka kayo na ang susunod nating babatiin dito sa ating channel na kumukhang mahaba na ang ating intro. Kaya eto na, pakinggan na natin. Nako, ang inyong paboritong programa. Eto po, ang Dear Mama Mia. Paano
bang gagawin para mabawi ang salitang nasabi na? Paano ba paninindigan ang pangakong ikakasakit mo na? Paano ba maging malaya sa isang pangakong nasabi at nabitawan mo lang dahil sa sakit na iyong nararamdaman? Dear Mama Mia, magandang araw sa inyong lahat. Naway na sa mabuti po kayong kalagayan. Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang Nelson. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay isang kwentong hanggang ngayon ay bumabagabag pa rin sa akin. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung tama ba ang aking mga ginawa at kung ano ang tama na susunod kong gagawin. Umpisahan natin ang kwento ko, Mama Mia, nung nakaraang naghiwalay ang aking mga magulang. Mama Mia, larawan po kami ng isang masayang pamilya. Hindi naman po perpekto pero masaya. At mga magulang ko po ay nakikita ako pong nagmamahalan. Kaming dalawa din ang kapatid kong itago natin sa pangalang Nixon ay magkasundong magkasundo sa isa't isa. Kahit na isang taon lang ang agwat naming dalawa. Diba ang sabi ng karamihan, kapag malapit lang daw yung agwat nyo sa edad ng iyong kapatid, malamang panay kayo awayan at bangayan. Pero iba po kami ni Nixon. Para po kaming kambal tuko, hindi mapaghiwalay sa isa't isa. Kahit anong laro, magkasundong magkasundo talaga kami. Kahit sa pakikipagkaibigan, kaming talaga dalawa ang magkakampi. Kapag nakikipaglaro kami sa aming mga kapitbahay na bata, ay kami talaga ang magkakampi sa iisang grupo, Mama Mia. Hindi ko po naranasan yung tulad ng ibang mga napapanood ko sa movies at sa teleserye na yung magkapatid ay magkaaway. Kami talaga ay sanggang dikit. Kaya naman, Mama Mia, masasabi mong larawan talaga kami ng kompleto at masayang pamilya. Pero isang araw, hindi ko aakalain na masisira ang lahat ng yun. Isang araw, Mama Mia, naghiwalay na lang bigla ang mga magulang namin nang hindi namin nalalaman kung ano ang rason. Basta isang araw, hindi na po umuwi sa bahay namin si Papa. Ang akala lang namin noon ay nag-overtime sa trabaho. Pero si Mama, nung tanungin namin kung nasaan si Papa, ay wala naman siyang imik. Wala po siyang sinasabi at wala po siyang sinasagot sa lahat ng mga tanong naming dalawa ng kapatid ko. Kinabukasan ay pumasok na lang kami sa eskwela nang walang kibuan kay Mama. Kahit na nagkumukulit na noon ang kapatid ko sa kakatanong kung nasaan si Papa, ay wala pa ring imik ang Mama namin. Hanggang sa bigla na lang itong nainis at sinabi sa amin na huwag na raw naming hanapin yung mga taong wala. Sa aming dalawa kasi ni Nixon, Mama Mia, siya po ang mas malapit kay Papa. Ako naman ay mas malapit sa Mama ko. Kinahapunan, pag-uwi namin sa bahay ay naabutan na lang namin na ang dami-daming mga bote ng alak sa may sala at si Mama ay umiinom pa rin at umiiyak. Tinatanong namin si Mama kung anong nangyari pero wala siyang sinasabi. Ang sabi niya lang ay bumili na lang daw kami ng makakain dun sa kapitbahay dahil hindi siya nakapagluto at pagod na raw siya sa buhay. Hindi ko alam noon kung ano ang ibig niyang sabihin. Hindi ko alam noon kung bakit nagkakaganon ang Mama ko. Nakikiusap na ako nun sa kanya at umiiyak na pero pinagalitan lang niya ako. First time ko po noong masigawan ni Mama. Huwag na raw akong makulit at bumili na lang daw ako ng makakain nang hindi magutom ang kapatid ko. Kaya sinunod ko naman siya. Pero pagkatapos naming kumain ng kapatid ko ay naabutan na lang namin sa may sala si Mama na nakatulog na habang yung isang bote, Mama Mia, ay natumba at natapon lahat ang lamang alak noon. Nagpatulong na lang ako sa kapatid ko para ligpitin namin ang bote. Pagkatapos ay pinunasan namin yung alak na natapon.
Si Mama naman ay dahil nakatulog na ay kinuha na lang namin siya ng kumot at unan at saka siya pinakomportable ng higa. Pagkatapos noon ay natulog na rin kami ng kapatid ko. Ganun na ganun ang eksena namin sa loob ng 3 araw, Mama Mia. Hanggang sa Friday noon at umuwi kaming 2 ng kapatid ko galing sa school, nung biglang dumating ang lolo't lola ko sa father's side dun sa bahay namin. Tuwang-tuwa naman kaming 2 ni Nixon nung dumating sila. May mga pasalubong sila sa amin kaya naging masaya ulit kami. Alam niyo naman ang mga bata, hindi ba, Mama Mia? Madaling pasiyahin. Bigyan mo lang ng konting laruan o ng konting pagkain ay masayang masaya na. Nung nakarating ang lolo't lola ko sa bahay namin ay nakaramdam ako ng ginhawa. Sa loob ng halos 1 linggo, Mama Mia, ay hindi ko yun naramdaman dahil sa biglaang pagbabago ng sitwasyon ng aming pamilya. Dati-rati ay masayang masaya kami sa araw-araw, lalo na kapag gabi at kumpleto kami at kumakain. Pero mula nung hindi na po umuwi si Papa ay hindi na po ganun ang eksena namin, Mama Mia. Pagdating namin sa bahay, si Lolo't Lola po ang aming naabutan. Akala namin ay wala si Mama pero ang sabi ni Lola ay nasa loob daw ng banyo at naliligo. Ano ba tong bahay niyo, mga apo? Bakit parang hindi nalilinisan? Sabi ng Lola ko habang nagliligpit siya at nagwawalis. Ako na po dyan, Lola. Offer naman ni Nixon. Wag na, apo. Kumain ka na lang. Kumain na lang kayong 2. Siguradong pagod kayo galing sa eskwela. Opo, pagod talaga. Natawa-tawa namang sabi ni Nixon. Ako naman noon, Mama Mia, ay hindi nakapagpigil. Kaya tinanong ko ang lolo't lola ko kung nasaan si Papa. Apo, hindi din namin alam eh. Wala din kaming alam kung nasaan ang Papa niyo. Kung hindi pa tumawag ang Mama niyo sa amin, hindi namin malalaman na hindi na pala umuwi dito sa bahay niyo ang Papa niyo. Umiiyak na ako noon pero ang sabi ni Lolo't Lola ay magiging maayos din daw ang lahat. Pagkatapos ay lumabas na si Mama sa banyo. Nagbihi siya at saka nag-usap silang 3 ni Lolo. Kaming 2 naman ang kapatid ko ay nasa may kusina at kumakain ng meriendang dala ng Lolo't Lola namin. Pero pagkatapos naming kumain, Mama Mia, ay inutusan ako ng mama ko na tulungan daw ang kapatid ko na iempake ang mga gamit nito. Po, saan po ako pupunta? Tanong ni Nixon kay Mama. Hindi sumagot ang mama ko. Bagkos ay pinandilatan niya kami ng mata na ibig sabihin ay sumunod na lang kami sa pinag-uutos niya. Kami naman noon ay biglang pumasok sa kwarto namin at saka iniligpit na ang mga gamit ni Nixon. Inilagay yon sa isang napakalaking bag. Yun kasi ang binigay sa amin ni Mama na paglagyan daw namin ng mga damit at gamit ni Nixon. Kuya, saan kaya ako pupunta? Bakit kaya pinaliligpit ni Mama yung mga gamit ko? Hindi ko rin alam, Nixon. Baka magbabakasyon ka kina lolo't lola. Wala pa namang bakasyon na. January pa lang ngayon, kuya, tapos March pa yung katapusan ng klase natin. Paano ako mag-aaral niyan? Di ko alam. Sige na, bilisan mo na dyan at lumabas na tayo. Paglabas namin, Mama Mia, ay agad kinuha ng lolo ko ang akay-akay naming mga gamit ni Nixon. Akin na yan, mga apo. Sabi niya. At doon, Mama Mia, ay bigla na lang sinabi ng lola ko na halika ng Nixon at baka gabihin tayo sa biyahe. San po kayo pupunta? Tanong ko. Apo, Nelson, sa amin na muna ang kapatid mong si Nixon, ha? Para mas maalagaan ka ng mama mo. Huwag kang mag-alala, babalik din naman si Nixon dito. Biglang sumigaw ang kapatid ko. Ayoko po. Ayoko pong sumama sa inyo, Lola. Dito lang ako kinakuya. Sigaw niya habang umiiyak. Ako din naman ay biglang ginawakan ng kapatid ko, Mama Mia, dahil ayoko ring mawalay sa akin ang kapatid ko. Sinabi ko nga sa inyo, magkasundong magkasundo kami ng kapatid ko at sanggang dikit talaga kami.
Kaya gulat na lang kami sa mga naging pangyayari. Hindi po pwedeng umalis si Nixon. Dito lang po ang kapatid ko, sigaw ko. Huwag kang makulit dyan, Nelson. Bitawan mo na yung kapatid mo. Sigaw naman ni Mama. Mama, bakit po? Bakit niyo po kailangang ibigay kina lolo't lola si Nixon? Nelson, wala ka pang maiintindihan sa mga pangyayari. Ibigay mo na yung kapatid mo nang makaalis na ang lolo't lola mo at baka gabihin pa sila sa daan. Mama Mia, kahit anong pakiusap namin noon ni Nixon na huwag kaming paghiwalayin dalawa, ay wala rin naman kaming nagawa. Hanggang sa ako na mismo ang nagmungkahi na kung pwede ay sumama na lang ako kay Nixon. Pero ang sabi ng lolo't lola ko ay si Nixon lang daw ang kaya nilang alagaan dahil matanda na rin daw sila. Huwag mong iwan ang mama mo dito, Nelson. Kailangan ka ng mama mo, sabi ng lola ko. Manay pa rin ang sigawan namin. Pinipilit akong hilahin ni mama palayo kay Nixon at si Nixon naman ay pinipilit hinila ni nan lolo't lola palayo sa akin. Ano lang naman ang lakas ng dalawang mga bata, hindi ba, kumpara sa tatlong matatanda? Kaya wala rin kaming nagawa ng kapatid ko sa huli, Mama Mia. Ang ending, napaghiwalay din kami ni na lolo't lola at ni mama. Agad na pinasakay sa kotse si Nixon at agad ding sumunod ang lolo't lola ko. Nagpaalam sila ng madalian sa akin at ang sabi ay magkikita para daw kami ng kapatid ko. Bigla na lang nilang pinaharurot ang kotse papalayo. Ako naman, Mama Mia, ay naiwan sa may gate na iyak pa rin ng iyak at ngawa pa rin ng ngawa. Isara mo na yung gate, Nelson. Maggagabi na. Pumasok ka na dito. Maghahanda lang ako ng hapunan, sabi ni Mama. Ayoko po. Ayokong pumasok. Bakit mo pinamigay ang kapatid ko? Pero parang bingi ang mama ko. Parang wala siyang naririnig, Mama Mia. Mula nung umalis ang kapatid ko ay nahirapan talaga akong mag-cope up sa lahat. Mama Mia, nahirapan din naman ako nung mawala ang papa ko, nung magbago bigla ang ugali ng mama ko. Pero nakakayanan ko naman yun dahil kasama ko si Nixon. Nakakayanan ko naman yun dahil meron akong constant. Yun ay walang iba kundi ang relasyon namin ng kapatid ko. Kaya lang nung pati siya ay nawala din naman sa akin ay parang hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Bigla talagang nagbago sa isang iglap ang pamilya namin. Ang dating masaya at kumpletong pamilya, ngayon ay hindi na buo. Ngayon ay watak-watak na. Hindi ko alam kung saan dadalhin ng lolo't lola ko si Nixon dahil kahit kailan ay hindi pa naman kami nakabisita sa bahay ng lolo't lola ko. Sila lagi ang bumibisita sa amin. At hindi ko rin lalo alam kung nasaan na ang papa ko na siyang naging dahilan kung bakit bigla na lang nagbago ang buhay namin. Ang dating masaya, ang dating tahanan na puno ng tawanan, ngayon ay napakatahimik na. Mama Mia, sa isang iglap ay nawala ang pamilyang iniingatan ko. Ang pamilyang noon ay pinagmamalaki ko sa mga classmates ko ay bigla na lang nawala. Yung mama ko naman, akala ko ay magbabago na. Akala ko ang sabi ng lolo't lola ko ay mama ko ang mag-aalaga sa akin ay hindi naman nangyari, Mama Mia. Bagkus ay parang naging alcoholic noon ang mama ko. Nung nandito pa ang papa ko, kailanman ay hindi ko nakitang uminom ni isang patak ng alak ang mama ko. Sa tuwing may okasyon sa bahay at may mga bisita kami, ang papa ko lamang ang laging nakikipag-inuman sa kanilang mga kaibigan. Ang mama ko ay kasama lang nila, nagtatawanan at nagkukwentuhan, pero kahit kailan ay hindi ko nakitang uminom ito. Pero nung mawala ang papa ko, dun ko nakita ang unti-unting pagkalunod ni mama sa alak. Parang alak ang naging sandigan niya. Parang alak ang naging comfort niya sa lahat ng mga pagbabagong nangyayari sa buhay namin noon. Mabuti pa siya may comfort. Mabuti pa siya may nakikitang paraan para maibsan ang kalungkutan na kanyang nararamdaman.
Wala ding trabaho noon ang mama ko. Lagi lang siyang umiinom. Pagising ko sa umaga, itlog lang ang handa sa may mesa at saka may kanin. Kung minsan, kaning lamig pa. Kung minsan naman, yung tutong na dahil hindi siya nakapagluto. Pero laging may itlog. Nilaga. Yun ang palagi niyang inihahanda sa akin tuwing agahan. Wala ding trabaho ang mama ko. Hindi siya nagtatrabaho tulad ng ibang mga magulang. Kapag umaalis na ako ay nasa sala na siya at nag-uumpisa ng magbukas ng bote ng alak. Pagka-uwi ko Mama Mia ay ganun pa rin ang kanyang sitwasyon. Kung minsan ay nakakatulugan na ang pag-inom, kung minsan naman ay umiiyak at gumagawa habang umiinom. Kapag nakikita na niyang dumarating na ako, ay agad niya akong binibigyan ng pera para bumili ng makakain sa karinderiya sa aming kapitbahay. Ganun na ganun lang ang eksena namin. Ang totoo niya ay hindi ko alam Mama Mia kung saan pa kami kumukuha noon ng pera dahil naka-private school po akong nag-aaral noon. Hindi ko rin alam kung paano na ang pag-aaral noon ni Nixon. Di ko alam kung kinuha ba ang report card niya, kung nag-transfer ba siya o kung ano dahil wala na rin akong naging balita. Ang laging ipinagtataka ko noon Mama Mia ay paano kami nakaka-survive na may pagkain pa rin kami at may pera pa rin pambili ng pagkain at nakapag-private school pa rin kami kahit na wala namang trabaho noon ang mama ko. Pero later on, Mama Mia, nalaman ko na lamang na nagpapadala para ng pera sina lolo't lola sa amin. Yung lolo't lola ko sa father's side na siyang kumuha sa kapatid ko. Mama Mia, lagi pa rin pala akong sinusuportahan financially ng lolo't lola ko. Nung malaman ko yun dahil may nakita akong isang papel, Mama Mia, kung saan nakasulat doon na kumuha ng pera ang mama ko sa isang remittance center at nanggaling ang perang yon sa pangalan ng lola ko, ay tinanong ko siya kung saan ko ba matatagpuan si lola. Mama, pwede ba nating bisitahin si Nixon kina lola? Miss na miss ko na po ang kapatid ko. Sabi ko sa kanya, noong April noon Mama Mia at summer vacation naman. Umaasa talaga ako noon na pagbigyan ng mama ko ang kahilingan ko. Gustong gusto ko nang makita ang kapatid ko. Pero hindi naman ako sinagot ni mama. Tinignan niya lang ako tsaka para siyang ngumiti ng nakakaloko. Tapos wala na lang din Mama Mia. Mama Mia, sa hirap ng pinagdaanan ko noon, akala ko talaga ay hindi ko nakakayanin. Pero meron akong isang classmate na naging sandigan ko. Itnago na lang natin siya sa pangalang Ivy. Si Ivy ay isa naman sa mga kaibigan ko noon sa klase. Palakaibigan naman din kasi ako Mama Mia, lalo na nung nandito pa ang kapatid ko. Dahil masaya pa ako nung nandito siya. Sa lahat ng mga classmates ko ay talagang si Ivy lang ang parang nakakaintindi at nakakaunawa na may pinagdadaanan ako. Magkatabi kasi kami ng upuan sa klase. At start nung mawala ang kapatid ko Mama Mia, tuwing recess time ay hindi na po ako lumalabas ng classroom. Kung dati-dati kapag recess time ay lumalabas ako para puntahan ang classroom ng kapatid ko para sabay kaming kumain, ngayon ay hindi na. Hindi na nga ako kumakain at natitipid ko na ang baong binibigay sa akin. Mama Mia, ayoko na pong makihalubilo sa iba. Ayoko na pong makipaglaro sa dating mga kaibigan at mga kalaro ko. Lagi lang akong nasa loob ng classroom. Kahit pa snacks time o kahit pa may activities sa labas. Wala talaga akong balak na lumabas. Doon lang ako nagmumukmok. Paminsan-minsan nagkukunwari akong tulog. Pero kadalasan Mama Mia ay nagdo-drawing-drawing po ako sa notebook ko. Hindi na rin ako masyado noong nakikinig sa klase. Panay lang ako drawing ng drawing. Kung ano-ano, di ko na matandaan yung ilan sa mga drawing ko. Mas gusto ko noon na mapag-isa. Until siguro mga isang linggo noon, Mama Mia, ay lumapit na talaga sa akin si Ivy noong isang recess time na hindi pa rin ako lumabas. Papalabas na siya noon nung mapansin niya ako na hindi pa rin
tumatayo sa kinauupuan ko. Nelson, recess time na. Di ka bibili? Tanong niya. Hindi, ayoko. Ngayon na lang. Halika na, hindi ka ba nagugutom? Kasakit kaya ng ulo nung tinuro ng math teacher natin. Pero hindi na ako kumibo. Ilang salita pa ang sinabi ni Ivy pero ni hindi ko siya tinignan, Mama Mia. Kaya umalis na lang siya. Akala ko ay matatagalan siya at papasok na lamang siya tuwing magri-ring ng bell. Pero hindi. Agad-agad siyang nakabalik at binigyan niya ako ng puto at saka orange juice na nakalagay pa sa kaniyang tumbler. Eto o, sa'yo na itong isang puto. Tapos, eto o. Hindi ko pa yan ininuman kaya wala pa yung laway. Hinugasan namang mabuti yan ni Mami, sabi niya. At first, Mama Mia, ay hindi ko po pinapansin ang pangungulit sa akin ni Ivy. Pero lagi pong may handang ngiti sa akin si Ivy noon, Mama Mia. Laging nakahanda ang kaniyang matatamis na ngiti kahit na hindi ko siya ningingitian pabalik. Kahit na hindi ko siya pinapansin. Kahit na hindi ako sumasagot sa kaniyang mga tanong. Pero hindi nagsawa si Ivy. Ganun lang siya ng ganun. Bigay ng snacks sa akin kahit na may mga pagkakataon na hindi ko naman yun tinatanggap at hindi ko naman yun kinakain. Hanggang sa nakulitan na rin ako sa kanya at pinansin ko na siya. Hindi ko nalaman, Mama Mia, na unti-unti na palang nagbubukas ang puso ko para kay Ivy. Unti-unti na kaming nagiging close. We became the best of friends, Mama Mia. Siya ang naging sandalan ko. Siya ang naging sabihan ko ng mga problema at pinagdadaanan namin sa bahay. Kaya nga eh, namimiss ko na rin yung si Nixon. Alam mo ba na sikat kayong magkapatid dito sa campus? Kasi kayo lang yata ang magkapatid dito na hindi magkaaway. Kayo lang yata yung magkapatid na laging magkasundo. Mas lalo ko tuloy na miss ang kapatid ko nung sabihin sa akin yun ni Ivy, Mama Mia. Lumipas pa ang mga buwan hanggang sa 2 years later, Mama Mia, nakikita ko ng parang unti-unti nang nagmo-move on ng mama ko. Kung dati-rati ay nasa halos 10 hanggang 20 bote ang naaabutan ko araw-araw, kumonti ito ng kumonti. Naging 5, naging 3, hanggang sa 1, hanggang sa tuwing gabi na lang umiinom ng mama para daw makatulog siya. Hanggang sa hindi ko na talaga siya nakitang nagbukas ng alak, Mama Mia. Isang araw ay nagising ako na si mama ko ay nagluluto ng aming umagahan. Kumakanta-kanta pa ito. Naisip kong okay na siya. Naisip kong nakapag-move on na siya. Oh, Nelson, halika na. Butit nakaligo ka na, bilisan mo na dyan at baka malate ka sa klase mo. Sabi niya sa akin. Ibang-iba ang mama kong nakikita ko ngayon. Nasanay na ako dun sa 2 taon na ang mama ko ay lagi na lang alak ang inaatupag. Pero ngayon ay nakapustura siya. Naka-make up pa siya, Mama Mia, kaya tinanong ko siya kung anong meron, kung saan siya pupunta. Ang sabi niya, may interview daw siya sa trabaho nung araw na yun. At mula nga nung araw na yun, Mama Mia ay nagkaroon na ng magandang relasyon kaming 2 ng mama ko. Bumalik na ang dati niyang sigla. Siguro na-realize na niya na hindi na siya pwedeng magmukmuk habang buhay. Kaya ayun, naghanap siya ng trabaho at swerte namang nakakita. Naging mas maayos ang buhay namin. Hanggang sa mabilis na lumipas ang mga taon. 6 years after, Mama Mia, ay 3rd year high school na ako. Patapos na noon ang school year nung biglang may ibinalita sa akin ng mama ko. Dapat daw maging honor student ako dahil may sorpresa daw siya sa akin pagdating ng summer vacation. Ako naman dahil alam ko naman na magiging honor student ako ay excited na ako noon sa magiging sorpresa ni Mama. Hanggang sa nag-recognition day na nga. Si Mama ang pumunta at umakyat ng stage at saka nagsabit ng medalya ko. Pagkatapos ng ceremony, sabi niya ay kakain daw kami sa labas.
Ako naman ay tuwang-tuwa. Inimbitahan ko pa noon si Ivy pero hindi siya pwede dahil may munting selebrasyon din sila sa kanilang bahay dahil si Ivy po ang first honor namin noon. Kaya Mama Mia, kaming dalawa na lang ni Mama ang pumunta sa restaurant na sinasabi niya. Pero gulat na gulat ako. Dahil sa nasabing restaurant ay dalawang pamilyar na mukha ang nag-aantay sa amin. Hindi ko alam kung paano ang maging reaksyon ko, Mama Mia. Nixon, tawag ko sa kapatid ko. Oh, kuya, kumusta na? Ibang-ibang Nixon na ang nakikita ko ngayon, Mama Mia. Isang Nixon na parang hindi na masiyahin. Isang Nixon na parang bugnutin na ang mukha at lagi nang magkasalubong ang kilay. Agad-agad ko siyang nilapitan at siya kaniyakap. Pagkatapos ay ginulo ko pa ang kaniyang buhok. Nixon, kumusta ka na? Miss na kita, sabi ko. Ayos lang naman. Yun lang ang tanging sagot niya sa akin. Anak, kumusta? Sabi naman nung isang lalaki. Hindi ako makatingin sa kanya ng diretsyo. Oh, Mama Mia, walang iba yon kundi ang papa ko. Anak, tinatanong ka ng papa mo, sumagot ka naman, sabi ni Mama. Ayos lang naman po ako. Sagot ko nang hindi man lang siya tinitignan. Oh, halina kayo, maupo na kayo at nakapag-order na kami. Maya-maya lang, darating na yung pagkain. Habang nag-aantay kami ng makakain ay tahimik lang kaming apat. Pinagmamasdan ko lang si Nixon hanggang sa nagsalita ang papa ko. Inilagay ko na pala sa bahay yung mga gamit namin ni Nixon. Buti naman, Nixon, ayos lang ba sayong mag-share muna kayo ng kwarto ng kuya mo? Magpapalagay pa tayo ng isang kwarto, total naman ay malaki naman yung sala natin. Ayos lang po, sagot ni Nixon kay Mama. Nilingon ko po ang mama ko. Nagtatanong po noon ang mukha ko at parang nag-gets naman ni Mama ang mga tanong ko kaya agad niyang ipinaliwanag sa akin. Uuwi na raw ng bahay si Papa kasama si Nixon. Mabubuo na raw kaming apat at saka magbabalik na sa dati ang masaya naming pamilya. Hindi ko alam kung masaya ako sa balitang yon. Nasanay na ako na wala si Papa. Pero aaminin ko na masaya ako dahil muli kong makakasama ang kapatid ko. Ayoko naman noon, Mama Mia, na umuwi pa ng bahay si Papa dahil ang totoo ay may lihim ako na galit sa kanya. Siya po ang sinisisi ko kung bakit nagkaganito ang buhay namin. Siya po ang sinisisi ko kung bakit hindi kami lumaking magkasama ni Nixon. Kung bakit halos 7 taon kaming naghiwalay dalawa. Pero ayoko naman na nasumbata ng papa ko dahil alam kong magiging gulo lamang yun kaya nanahimik na lamang ako. Matapos kaming makapag-lunch noon, Mama Mia, ay agad din kaming namasyal. Pumunta kami doon sa mga lugar na dati naming pinupuntahan bilang pamilya. Ewan ko ba? Nostalgic, oo, pero hindi na ganun ang pakiramdam, hindi na ganun kasaya. Para na kaming nag-iiwas ang dalawa ng kapatid ko. Habang ang mama at papa ko naman ay parang walang nangyari. Balik agad sila sa pagiging sweet sa isa't isa. Gusto ko noong sumbatan ng mama ko. Bakit bigla-bigla siyang nakikipag-sweet doon sa lalaki na inabando na kami ng ilang taon? Kaya lang wala rin naman talaga akong karapatan, kaya hinayaan ko na lang. Pagdating namin sa bahay, nung nakapagsulo na kaming dalawa ni Nixon sa loob ng kwarto ay kinausap ko siya. Pero halos hindi niya ako sagutin. Isang tanong, isang sagot lang sa akin ng kapatid ko. Parang ayaw niyang makipag-usap. Nixon, galit ka ba sa akin? Bakit mo naman na itatanong kung galit ako sa iyo, Nelson? Nagulat ako nung tinawag niya akong Nelson. Dati naman kahit ang igsi lang ng gap namin sa edad ay kuya naman talaga ang tawag sa akin ng kapatid ko. Bakit ngayon Nelson na lang?
Uy, ikaw ah. Kala mo yata magkaedad tayo, eh kuya mo pa rin ako. Biro ko sa kanya pero hindi naman siya natuwa. Sige na, magpapahinga na ako. Pagod ako sa biyahe namin eh. Mama Mia, oo nga't nakabalik na ang kapatid ko. Oo nga't andito na siyang muli, pero ibang iba naman na siya. Hindi na siya ang Nixon na dati kong kilala. Hindi na siya ang Nixon na dati kong kakampi at kasanggang dikit. Iba na siya ngayon. Parang ayaw na niya akong makita. Parang ayaw na niya akong kausap. Hinayaan ko na lamang siya dahil baka nag-a-adjust pa lang siya. Hanggang sa nagbalik na ulit ang klase. Siyempre, na-transfer si Nixon doon sa pinag-aaralan ko. Mama Mia, third year siya noon habang ako ay fourth year naman na. Pero isang araw, nabigla na lang ako nung bigla akong pinansin ng kapatid ko. Kuya, yung bang kaklase mong si Ivy? Pwede mo ba akong ipakilala sa kanya? Nagulat pa ako nang muli niya akong tawaging kuya. Nakangiti pa siya noon sa akin. Oo naman, sige. Pero bakit gusto mong makipagkilala sa kanya? Kasi kuya, crush ko siya eh. Gusto ko siya. Ano? Hindi ko malaman kung bakit ako apektado nung sinabi ni Nixon na gusto niya si Ivy. Hindi ko alam kung bakit nakaramdam ako ng sakit at inggit. Pero Mama Mia, pinakilala ko pa rin siyempre ang kapatid ko kay Ivy. Ah, oo, natatandaan na kita. Ikaw yung kaklase dati ni Kuya nung elementary pa lang tayo, di ba? Ikaw yung dating nagsasabing cute ako, sabi ng kapatid ko. Namula naman si Ivy at ang sabi niya dati pa raw yun, pero ngayon hindi na raw. Agad-agad silang naging magkasundong dalawa. Mama Mia, kung ano-ano nang napag-uusapan nila. Ako naman noon ay bigla-biglang nagkaroon ng matinding selos na nararamdaman. Oo, inaamin ko na nagsiselos ako noon sa kapatid ko. Nagsiselos ako sa kanya dahil mabuti pa siya. Kahit kababalik pa lang niya mula sa napakatagal na panahon ng pagkawala, ay parang ang dali-dali lang sa kanyang makipaglapit kay Ivy. Ang dali-dali lang sa kanyang aminin na may gusto siya rito. Samantalang ako ay hindi talaga makaporma. Oo, Mama Mia. First year high school pa lamang nung ma-realize kong gusto ko ang best friend ko. Pero syempre dahil best friend ko siya, hindi ko agad-agad yun sinabi sa kanya sa takot ko na baka masira ang friendship naming dalawa. Pero ngayon na nandito na si Nixon, ay parang gusto kong maunang umamin kay Ivy. Prom namin noon. Inaya ni Nixon si Ivy na siyang maging date nito. Hindi pumayag si Ivy, Mama Mia. Dahil ang sabi niya, nakasanayan na naming dalawa na kami talaga ang mag-partner sa kahit na anong activity sa school. Ayos lang yun kay kuya, di ba kuya? Ayos lang sa'yo. Manap ka na lang ng ibang partner mo. Ano ka ba, Nixon? Kami talaga ng kuya mo ang laging magka-partner. Ikaw kaya ang humanap ng kaklase mo para maging date mo dun sa prom na yon. Di ba JS prom yon? Junior and senior. Ibig sabihin, dapat ang partner ng junior, senior. Sabi naman ito. Tumawa si Ivy dahil kakaiba raw ang logic ni Nixon. Sige na kuya, di ba payag ka naman? Napilitan akong umoo. Mama Mia, hindi ko alam pero nakakita ako ng pagkadismaya sa mga mata ni Ivy. Nakakita ako na parang nagalit siya sa naging sagot kong oo sa kapatid ko nung tinanong niya kung payag ba ako na silang dalawa ang magka-partner sa prom. Pero hindi ko na lang yun pinansin. Hanggang sa kahit na ano ang hilingin sa akin ni Nixon ay binibigay ko na. Nakikita ako kasing masaya ang kapatid ko. Nakikita ako kasi Mama Mia na bumabalik na ang dating pakikitungo niya sa akin. Nakikita ako na tinatawag niya ulit akong kuya, tapos ay sinasabihan niya ulit ako ng mga sikreto niya.
hanggang sa nanligaw na nga si Nixon kay Ivy. Pero nabigla ako nung umuwi si Nixon sa bahay at malungkot na malungkot. "Anong nangyari sa'yo, anak?" tanong ng mama ko, pero hindi man lang niya ito pinansin at nilagpasan lang. Mula nung bumalik si Nixon ay hindi talaga naging maganda ang pakikitungo niya kay mama. Siguro galit pa rin siya kay mama dahil sa nagawa nitong ipamigay siya dati sa lolo't lola ko. Kaya naman hindi ito nagpapakita ng magandang asal sa aking kapatid o sa aking ina. Ako na lang ang pumasok sa kwarto at saka kinausap si Nixon. "Anong problema mo? Siguro nabasted ka, no?" Biro ko pa. "Sige, pagduldulan mo pa," sabi niya. Hindi ko akalain na totoo pala ang biro-biro ko na yon, Mama Mia. Totoo palang binasted siya ni Ivy. Hindi ko alam pero natuwa ang puso ko nung malaman ko yon. "Bakit daw? Anong dahilan?" tanong ko naman. "Ewan ko dun. Siguro may ibang gusto siya, kuya." "Tanungin mo kaya, kuya, kung sino ibang gusto niya." "Nako, close kami ni Ivy, best friends kami, pero hindi naman ako nangingialam sa buhay niyang personal eh. Lalo kapag wala siyang sinasabi sa akin. Tsaka lang ako nangingialam kapag siya na mismo ang nagsabi. Siya na mismo ang mag-share. Tsaka na ako nagbibigay ng payo, pero kapag hindi, hindi naman ako nangunguna sa mga ganon." "Kuya, please, gawin mo to alang-alang sa akin. Nakikiusap ako. Gustong-gusto ko talaga si Ivy. Mahal ko na yata siya, kuya," sabi niya. "Mama Mia, ayoko namang pagbigyan ng kapatid ko dahil ang totoo ay masakit para sa akin na gawin yon para sa kanya. Oo, gusto kong maging masaya ang kapatid ko. Pero pareho naman pala kami ng kasiyahan. Pareho naman pala kami ng ligaya sa puso. Yun ay walang iba kundi si Ivy." Lumipas pa ang ilang mga linggo na hindi na pinapansin ni Ivy si Nixon. Pero panay naman ang lapit nito sa akin. Hanggang sa isang araw ay tinanong ko na si Ivy kung bakit niya binasted ang kapatid ko. Sabi niya, may iba raw siyang gusto, Mama Mia. Sabi niya, may iba raw siyang mahal. Hindi ako nakakibo noon. "Hindi mo ba itatanong kung sino ang gusto ko? Hindi mo ba itatanong kung sino ang mahal ko?" "Hindi na." "Bakit, Nelson? Bakit ayaw mong itanong? Ayaw mo bang malaman na ikaw yun?" Gulat na gulat ako noon, Mama Mia, kahit may bahagi na sa puso ko ang umaasa na ganun talaga ang isasagot niya sa akin. Hindi ako nakakibo. Nilapitan niya ako. "Nelson, gusto kita. Nelson, mahal kita." Hinawakan niya ang mukha ko. Pero ibinaling ko sa kaliwang bahagi ang mukha ko at hindi ko siya tinignan. "Ivy, hindi to pwede." "Bakit hindi pwede? Dahil ba kay Nixon? Dahil ba sa kapatid mo? Alam mo ba, Nelson, pakiramdam ko pinamimigay mo ako sa kapatid mo eh." "Ivy, hindi kita mahal. Hindi kita gusto." Nakita kong gumuhit sa mga mata niya ang sakit. Binitawan niya ang mukha ko. Tinitigan niya ako habang unti-unti nang pumapatak ang mga luha sa kanyang mga mata. "Gusto ko siyang aluin, Mama Mia. Gusto ko siyang yakapin at sabihin sa kanya na hindi totoo ang mga sinabi ko, pero wala na akong magagawa pa nun, kundi panindigan ang mga nabitawan kong salita." At saka nung umalis siya ay hindi ko na siya sinundan. Wala na kaming naging paalamanan, Mama Mia, dahil tapos na noon ang school year. Nag-aral ako noon sa Cebu. Pinili ko talaga doong mag-aral dahil alam kong nandun ang lolo't lola ko. Samantalang si Nixon naman ay hindi na sumama sa akin. Doon lang siya sa lugar namin, Mama Mia, at saka doon na rin siya nag-aral. Wala na rin akong naging balita sa kanya.
dahil hindi na kami masyadong close, hindi tulad nung bata pa lang kaming dalawa. Hanggang sa nagtapos na ako ng aking pag-aaral. Masaya naman ako sa pag-aaral ko sa Cebu. Marami akong naging mga kaibigan. Siyempre, meron din akong mga naging love life doon. Meron din akong mga naging girlfriends, pero hindi naman nagtagal ang mga yun, Mama Mia. Kasi sa totoo lang, iisa lang naman ang laman ng puso ko. Yun ay walang iba kundi ang best friend kong si Ivy. Mabilis nga na lumipas ang 4 na taon at wala akong uwian noon sa amin. Mahirap po kasi ang kursong kinuha ko. Kaya Mama Mia, may mga pagkakataon na kailangan ko talagang mag-take ng mga summer class kaya hindi na ako nakaka-uwi dun sa lugar namin. Ayoko rin kasing nakakasama ang papa ko, lalo pat Mama Mia may inuwi siyang bata sa amin. Yung batang inuwi niya ay halos 10 taon na. Yun ay walang iba kundi anak niya sa ibang babae. Babae na naging dahilan kung bakit niya iniwanan kami noon ng mama ko. Mama Mia, nagbalik lang pala ang papa ko dahil nagkahiwalay sila nung babae. At ngayon, ang gusto ng babae ay sa papa ko papalagaan ang kanilang anak. Humayag naman ang mama ko. Ewan ko ba kung kamartiran yun o talagang dahil lang yun sa pagmamahal. O talagang dahil lang yun ayaw na niyang mawalay pa ang papa sa kanyang piling. Nung matapos ako ng aking pag-aaral ay tsaka ako bumalik sa lugar namin. Mas malaki kasi ang pasahod sa Maynila kumpara sa Cebu, Mama Mia. At ang sabi ng mama ko ay may kukuha na raw sa akin na trabaho doon. Kaya agad akong lumipat. Makalipas lang ang 1 linggo mula nung paglipat ko ay nagkaroon kami ng bisita sa bahay. Gulat na gulat ako nung umuwi ako nung gabi at masayang masaya silang lahat na naghahapunan. Nagtatawanan pa. Hanggang sa masilayan ko ang 1 babaeng nakatalikod mula sa kinaroroonan ko. Tawa siya ng tawa habang nagkukwento noon ang kapatid ko. O kuya, andito ka na pala. Sigaw ni Nixon. Lumapit naman sa akin ang nakababata naming kapatid na babae at yumakap pero hindi ko siya niyakap dahil hindi ko siya tanggap. Mama Mia, halos hindi makalingon sa akin yung babaeng yun. Pero nung lumapit na ako sa kanya, inapilitan itong lumingon at saka ngumiti ng pagkatamis-tamis. Hello Nelson, kumusta ka na? Sabi niya. Walang iba yun kundi si Ivy, Mama Mia, ang babaeng binasted ko alang-alang sa pagmamahal ko sa kapatid ko. Oh, hindi mo siguro alam, no? Alam mo, magdadalawang taon na yan silang dalawa. Sabi ng mama ko na parang nahuhulaan niya ang tanong na nasa mga mata ko. Ang tanong ko kasi noon ay anong ginagawa ni Ivy sa bahay namin. Mama Mia, hindi ko maiwasang masaktan nung malaman kong 2 taon na pala sila ng kapatid ko. Oh kuya, salamat sa iyo ah. Na-realize nitong si Ivy na maswerte daw siya sa akin. Nakita ko naman na masaya ang kapatid ko kaya naman pilit kong itinatago ang sakit na nararamdaman ko noon. Pinilit ko ring iwasan noon si Ivy, Mama Mia. Habang lalo ko siyang iniiwasan ay parang lalo naman na gumagawa ng paraan ng tadhana para magkasama kami. Ewan ko ba nito kay Nixon. Sa tuwing merong mga espesyal na okasyon sa pamilya namin ay hindi talaga nawawala si Ivy. Ako naman na ang umiiwas pero nagtatampo naman sa akin ang nanay ko dahil ang tagal ko raw nawala. 4 years daw ako na hindi nila nakasama tapos ngayon ay umiiwas pa ako sa kanila. Sabi ko naman ay hindi ko sila iniiwasan. Sadyang meron lang talaga akong ibang buhay. Nagkaroon din ako ng girlfriend, Mama Mia. Kasi pilit ko ngang iwinawaglit sa puso't isip ko si Ivy. Kahit na nung mga panahon na yon ay hindi ko naman talaga maililihim at maide-deny pa na mahal ko pa rin siya. Hanggang sa lumipas ang ilan pang mga linggo.
Tumawag sa akin si Nixon isang hapon habang patapos na ang aking trabaho. Kuya, nasan ka? Nasa trabaho pa, bakit? Puntahan mo naman ako dito. Nixon, lasing ka ba? Tanong ko dahil pakiramdam ko ay ibang-iba ang boses niya sa kabilang linya. Oo eh, kaya puntan mo ako dito. Sinabi niya sa akin kung nasaan siya, kaya sinabi kong mag-antay siya sa akin doon at susunduin ko siya kapag tapos na ang trabaho ko. Nung natapos na ang trabaho ko ay agad kong pinuntahan ang kapatid ko Mama Mia. Umiinom siyang mag-isa sa isang cheap na inuman doon malapit sa kanilang paaralan. Ano bang nangyayari sa'yo? Tanong ko. Si Ivy kasi kuya eh. Parang may nag-iba sa kanya. At nung nag-iba? Siguro may nagugustuhan na siya dun sa mga katrabaho niya. Tulad ko ay nagtatrabaho na rin si Ivy nung mga panahon na yon, Mama Mia. Baka naman selos ka lang ng walang dahilan. Hindi kuya eh. Nararamdaman ko talaga ang panlalamig niya sa akin. Nararamdaman ko talagang ayaw na niya sa akin. Kuya, tulungan mo naman ako. Nixon, relasyon niyo yan. Wala na akong magagawa dyan. Kayong dalawa na dyan eh. Kuya, please naman oh. Hindi ko talaga kakayanin kung mawala sa buhay ko si Ivy. Siya na lang talagang nagpapasaya sa akin eh. Mama Mia, kahit na ilang ulit pa akong humindi sa kapatid ko ay talagang makulit na makulit siya. Kaya sabi ko, titignan ko kung anong magagawa ko. Sabi ko, susubukan kong kausapin ang girlfriend niya. Nagpasalamat siya sa akin at saka pasuray-suray na tumayo, kaya inalalayan ko na siya hanggang makauwi kami ng bahay. Maghahating gabi na noon nung biglang dumating si Ivy sa bahay namin. Tulog na ang lahat. Ako naman ay hindi pa at nasa labas pa ako't nagyoyosi dahil hindi ako makatulog sa mga pangakong binitawan ko sa kapatid ko. Oh, Ivy, ba't ka na pa rito? Gusto kong kausapin ang kapatid mo. Gusto kong makipaghiwalay sa kanya. Ivy, bakit ba? Ano bang pakialam mo, Nelson? Relasyon namin to. Wala ka nang pakialam. Ivy, niloloko mo bang kapatid ko? Again, Nelson. Wala kang pakialam sa relasyon naming dalawa ni Nixon. Nasaan ba siya't kakausapin ko? Nasa kwarto. Natutulog dahil lasing na lasing. Naglalasing dahil nakakaramdam siya na parang nanlalamig ka na raw sa kanya. Sige, balikan ko na lang siya bukas. Bukas ko na lang siya kakausapin. Pwede ba, Ivy, mag-usap muna tayo bago mo kausapin ang kapatid ko? Hindi na. Wala naman tayong relasyon para tayo ang mag-usap. Kaming dalawa ni Nixon ang kailangang mag-usap. Pagkatapos nun ay umalis na siya, kahit anong pigil ko ay hindi na siya nagpapigil. Ako naman ay lalo akong hindi nakatulog nung gabing yun, Mama Mia. Dumating ako sa opisina na parang lutang na lutang dahil sa kulang talaga ako sa tulog. Siguro mag-aalas 3 na lang umaga ako nang nakatulog, tapos alas 6 ako nung magising. Nae-imagine niyo ba ang sakit ng ulo ko nung magising ako? Daig ko pa ang merong hangover kahit na hindi naman ako uminom. Kaya hindi na lang ako pumasok sa trabaho noon. Nagdahilan na lang ako na may lagnat ako, Mama Mia. Instead ay lumabas ako ng bahay. Tapos nag-check-in ako sa isang hotel. Nag-iisip ako noon kung paano ko kakausapin si Ivy para huwag niyang hiwalayan ang kapatid ko. Mama Mia, hanggang sa pinuntahan ko si Ivy dun sa kanyang pinagtatrabahuan. Sinundo ko siya. Pinatawag ko siya sa guard at ang sabi ko ay mag-uusap kami. Wala talaga tayong dapat na pag-usapan pa, Nelson. Ang kapatid mo ang kailangan kong kausapin. Ivy, hindi. Bago mo kausapin si Nixon, mag-usap muna tayo. Huwag dito, sa pribadong lugar. Mamaya na lang pagkatapos ng trabaho, pwede? Hindi na ako makapaghintay eh. Kailangan na talaga kitang makausap.
Mama Mia, sabi ni Ivy ay sandali lang. Pumasok siya, ilang sandali pa ay lumabas siya bit-bit na ang mga gamit niya. Sabi niya ay nag-undertime na lang daw siya at sinabing may emergency. Pagkatapos ay sumama siya sa akin. Sabi ko para privado, dun kami sa hotel na pinag-check-inan ko. Hindi naman siya pumalag, Mama Mia. Wala naman talaga akong mali siya na iniisip noon. Oo, honest, Mama Mia, wala talaga akong iniisip noon. Ang gusto ko lang ay makausap ng masinsinan si Ivy. At nung nasa hotel na kami, sinabi niyang magsalita na ako. Nakaupo siya noon sa may isang silya, katapat ang isang karang coffee table, Mama Mia. Ako naman ay nakaupo sa kama. Sige, magsalita ka na. Anong gusto mong sabihin sa akin, Nelson? Ivy, huwag mong hiwalayan ang kapatid ko. Mahal na mahal ka niya. Kita mo nga, nagpakalasing, umiyak ng todo-todo dahil sa pagmamahal niya sa'yo. Hindi naman maganda ang isang relasyon, Nelson, kung one-sided lang ang pagmamahal, hindi ba? One-sided? Anong ibig mong sabihin? May iba ka ba? Tanong ko. Wala ka nang pakialam doon. Wala ka nang pakialam kung may iba man ako. Basta. Basta, Nelson. Kailangan na naming maghiwalay ng kapatid mo. Nilapitan ko siya, Mama Mia. Pagkatapos ay halos lumuhod ako sa harap niya para lang sabihin sa kanya na huwag hiwalayan ang kapatid ko. Kaya lang, hindi ko alam kung papanong nangyari. Parang natauhan na lang ako nung magkahinang na ang mga labi naming dalawa. Oo, nag-aalikan kami noon ni Ivy. Hindi ko malaman kung paano talaga yun nangyari, Mama Mia. Kung paanong bigla na lang kaming naging magkahalikang dalawa. Hanggang sa nung maghiwalay na ang mga labi namin, ay yakap-yakap pa rin namin, pa rin namin ang isa't isa. Nelson, mahal pa rin kita. Mahal na mahal pa rin kita. Sa sinabing yun ni Ivy ay hindi ko na napigilan pa ang aking sarili. Hinalikan ko na siya. At ang halik na yun, Mama Mia, ay lumalim pa ng lumalim. Ang halik na yun ang siyang nagdala sa aming dalawa sa ibabaw ng kama. Oo, may nangyari sa amin ni Ivy nung araw na yun. Mama Mia, paulit-ulit-ulit na may nangyari sa amin. In-enjoy namin ang araw na yun. Pagkatapos, nung pagod na kaming dalawa pareho, ay sinabi ko sa kanya na hindi pwedeng maging kami. Bakit ba, Nelson? Bakit ba kailangan mong isakripisyo ang pag-ibig mo para sa kapatid mo? Bakit kailangan isakripisyo mo ang pagmamahalan natin? Mahal naman natin ang isa't isa. Ivy. Nelson, please naman, oh. Ipaglaban mo naman ako. Mama Mia, sabi ko sa kanya, susubukan ko siyang ipaglaban. Natuwa siya noon. Kinagabihan ay tumawag sa akin ang kapatid ko. Nasa loob pa rin kami noon ng hotel ni Ivy. Umiiyak siya at sinabi niya wala nang saysay ang buhay niya. Dahil alam ko, Mama Mia, tuluyan na siyang hiniwalayan noon ni Ivy. Kasi narinig ko silang magkausap dalawa. Tinawagan siya ni Ivy, Mama Mia, at doon ay pinaliwanag ni Ivy na may iba siyang mahal. Sorry talaga, Nixon, ha? Hindi ko naman sinasadyang saktan ka. Minahal naman talaga kita eh, pero hindi talaga ako liligaya sa'yo. May ibang nilalaman ang puso ko. Pasensya ka na. Nakiusap pa noon ang kapatid ko sa kabilang linya pero hindi na pinagbigyan ni Ivy. Naging seryoso na siya sa kanyang desisyon. Kahit ako noon ay hindi ko alam kung matutuwa ba ako. Oo, Mama Mia, aaminin ko na may tuwa akong nararamdaman sa puso ko dahil mahal ako ng babaeng mahal ko. Pero nasasaktan din ako para sa kapatid ko.
Pag-uwi ko ng bahay ay naabutan kong sinisigawan ng mama at papa ko si Nixon kasi umuwi itong lasing na lasing. Ilang araw pang nagpakalasing ang kapatid ko. Pinayuhan ko siya Mama Mia at sinabi ko sa kanya na ayusin niya ang buhay niya at hindi lang naman si Ivy ang babae sa mundo. Pero hindi siya nakikinig sa akin. Dahil lang sabi niya si Ivy lang daw ang mahal niya. Si Ivy lang daw ang nasa puso niya at si Ivy lang daw ang buhay niya. Paulit-ulit akong nakikiusap sa kanya pero unti-unti kong nakikita ang pagkasira ng buhay ng kapatid ko. Unti-unti kong nakikita, Mama Mia, na para bang wala nang pakialam ang kapatid ko kung mapano pa man ang hinaharap at future niya. Hanggang sa lumipas ang isang buwan, galit na galit na umuwi ang papa ko sa bahay namin dahil may nakapagsabi sa kanya na nag-drop out na raw sa pag-aaral itong kapatid ko. Ano ka ba? Sinayang mo lahat ng pagod namin. Sinayang mo lahat ng perang pinagpaaral namin sa iyo. Eto lang ang gagawin mo? La kayong pakialam, sabi ng kapatid ko na alam kong may hangover pa noon pero paalis na naman ng bahay. Mama Mia, hanggang sa na-realize kong oo nga't masaya ako sa relasyon naming lihim ni Ivy. Pero hanggang kailan kami magiging masaya dalawa? Hanggang kailan kami magpapakasaya gayong alam namin na nasasaktan namin ang kapatid ko? Kaya ako na mismo ang nakiusap kay Ivy at natigilan na namin ang aming pagsasamang dalawa. Pero mahal kita, Nelson. Mahal natin ang isa't isa. Oo, Ivy, totoo yan. Pero mahal ko rin ang kapatid ko. Hindi na kita pipiliting balikan pa siya kung ayaw mo na talaga. Pero hindi na rin ako makikisama sa'yo. Pasensya ka na. Isasakripisyo mo talaga ako para kay Nixon, ano? Sorry, Ivy, pero mahal ko talaga ang kapatid ko eh. Makakahanap ka rin ng lalaki na totoong mamahalin mo at magmamahal din sa'yo. Nakipaghiwalay ako kay Ivy. Wala pang 2 buwan noon mula nung magkaroon kami ng sikretong relasyon. Hindi ko kasi talaga kayang tiisin ang kapatid ko, Mama Mia. Pero hindi pa rin naman bumalik si Ivy sa kanya. Hanggang sa isang araw ay hindi umuwi ang kapatid ko. Ang isang araw ay naging 2 hanggang sa naging 1 linggo. Mama Mia, umuwi ang kapatid ko pero para na siyang isang estranghero sa akin. Para siyang albularyo ang itsura. Mahaba na ang kanyang bigote at mahaba na rin ang kanyang buhok. Wala nang alaga sa sarili. Pinagalitan ko na siya noon. Sinabi ko nang huwag sisirain ang buhay niya para lang sa isang babae. Hindi lang isang babae si Ivy. Mahal ko siya, kuya. Hindi mo maiintindihan yun dahil hindi ka pa nagmamahal, sabi niya. Huwag niyo nga akong pakialaman lahat. Alam mo, kung ganyan ka ng ganyan, buti pa lumayas ka na lang dito, sigaw ng papa ko. Na tinutuo naman ni Nixon, Mama Mia. Lumayas nga siya ng bahay. Pero wala pang 3 buwan mula nung paglalayas niya ay may tumawag sa aming mga pulis. Nalaman namin, Mama Mia. Nalaman namin na napatay ang kapatid ko dahil sa isang engkwentro sa ipinagbabawal na gamot. Hindi mga pulis ang kaengkwentro nila kundi sila-sila lang din. Sila-sila lang din ang magkaibang grupo na kinukuha ang parang isang pinagbabawal na gamot. Hindi ko na alam kung ano talaga ang totoong storya. Basta ang alam ko lang ay napatay sa barilan ng kapatid ko. Mama Mia, grabe ang iyak ko noon. Ang papa ko ay grabe ang pagsisisi dahil pinalayas niya ang kapatid ko. Pero ako naman ay labis din ang pagsisisi dahil alam kong isa ako sa mga dahilan kung bakit naging ganoon ang kapatid ko. Mama Mia, hindi ko alam kung tama ba ang naging desisyon ko noon na pagbigyan ng sandali ang nararamdaman ko para kay Ivy.
Mahal na mahal ko talaga si Ivy kahit hanggang ngayon. Pero wala na akong naging balita sa kanya. Ang huling alam ko ay lumipat daw sila ng ibang lugar kasama ang kanyang buong pamilya. Hindi ko alam kung ano nang nangyari, Mama Mia. Ang huling alam ko ay hindi talaga siya nakipagbalikan sa kapatid ko kahit anong pakiusap nito. Mama Mia, ngayon ay mag-iisang taon na mula nung mamatay ang kapatid ko. Ngayong November po, magsiselebrate na ng isang taon ang kanyang kamatayan. Pero hanggang ngayon ay hindi ko pa rin napapatawad ang sarili ko. Hanggang ngayon ay sinisisi ko pa rin ang sarili ko sa mga nangyari. Siguro kung hindi ko talaga pinayagan ang sarili kong magpakasaya ng sandali sa piling ni Ivy, siguro ay hindi ako makakaramdam ng ganitong klaseng guilt. Mama Mia, may kasalanan po ba ako sa mga nangyari? May kasalanan po ba ako kung bakit nawala ang kapatid ko? Mahal na mahal ko si Ivy, pero mahal na mahal ko rin ang kapatid kong si Nixon. Gusto ko lang naman noon ay maibalik namin ang dati naming closeness nung mga bata pa lang kami. Pero malabo na yung mangyari. Malabo na dahil wala na ang kapatid ko. Kung nasaan man si Ivy ngayon, Mama Mia, ay gusto ko lang pong humingi ng tawad. Gusto kong humingi ng tawad sa kanya dahil naduwag akong ipaglaban siya. Naduwag akong ipaglaban ang pagmamahala naming dalawa. Ivy, sana maging masaya ka. Hangad ko ang kasiyahan mo. At sana huwag mong sisihin ang sarili mo sa mga nangyari kay Nixon. Kung meron mang dapat sisihin yun, ay walang iba kundi ako. Dahil kung hindi sana ako bumalik dito, kung hindi sana ako nagbalik mula sa Cebu, ay hindi sana magugulo ang puso't isip mo. Hindi mo sana hihiwalayan ang kapatid ko. Hindi mo sana siya iiwanan at hindi sana siya magpapakalasing at magbibisyo ng ipinagbabawal na gamot. Sana ay masaya pa kayong dalawa ngayon kung hindi ako muling pumasok sa buhay niyo. Mama Mia, tama po ba ang ginawa ko noon? Ano po ba ang nararapat kong gawin? Hindi po ako pinapatulog ng konsensya ko. Pakiramdam ko talaga ako ang may kasalanan kung bakit nagkaganito ang buhay ng aming pamilya. Kung bakit nawala ang kapatid ko. At kung bakit hanggang ngayon ay sinisisi pa rin ang papa ko ang sarili niya. Dahil ang sabi niya kung hindi niya raw pinalaya si Nixon ay baka na iligtas pa namin ang kapatid ko. Hanggang dito na lamang po. Lubos na gumagalang Nelson. Alam mo Nelson, wala namang mali kapag nagmahal ka. Walang mali kapag umibig ka. Ang mali lamang kapag ang pagmamahalan na yon ay may iba nang sinasaktan. Kapag ang pagmamahalan na yon ay may iba nang tinatapakan. Sa parte ko, kung iisipin ko ang tanong mo kung mali ba na pinagbigyan mo kahit sandali ang sarili mo, masasabi kong hindi. Hindi mali, pero hindi rin tama. Hindi mali dahil tunay naman na kayo ang nagmamahalan ni Ivy. Hindi mali dahil hindi pa rin naman talaga sila kasal. Pero hindi rin tama. Dahil sa mga pagkakataon na yun, kahit na nagkakaaway sila, kahit nagkakalabuan sila, kahit sinabi ni Ivy na hindi niya mahal ang kapatid mo, hindi yun ang tamang pagkakataon. Hindi yun ang tamang panahon para pinagbigyan mo ang sarili mo. Hindi ko rin sinasabi na sisihin mo ang sarili mo dahil wala ka naman talagang kasalanan noon. Kasi lahat naman ng ginawa ni Nixon sa sarili niya nung nagpakalasing siya, nung pumasok siya sa pagbibisyo ng ipinagbabawal na gamot, lahat naman yun choice niya. Pero sana naiwasan yun. Naiwasan yun kung siguro nag-usap kayong dalawa. Hindi ko rin alam kung open-minded ba si Nixon. Pero sa base sa pagkakasabi mo, base sa kwento mo, parang hindi siya open-minded eh. Pero sana dinahandahan mong sabihin sa kanya ang totoo.
Ito po mga kaibigan, ang isa sa mga magiging epekto sa hindi natin pag-amin ng totoo nating nararamdaman, ng totoo nating mga pinagdadaanan. Ito po ang epekto kapag sinusolo lang natin yung sakit, kapag sinusolo lang natin lahat ng mga bagay kahit alam natin na makakaapekto ito sa iba. Kung sana sa una pa lang ay naging honest ka na sa kapatid mo, sinabi mong crush mo rin si Ivy, baka nag-iba. Hindi ko alam kung talagang nag-iba pero baka lang naman. Pero wala ka nang magagawa doon eh, nangyari na ang nangyari. Kaya ang magagawa mo na lang ngayon, Nelson, ay mag-move on. Patawarin ang sarili mo kahit na nagigilty ka. Humingi ka rin ng tawad sa Diyos dahil kahit na sa tingin ko naman wala kang kasalanan pero nagigilty ka pa rin, di sige, humingi ka ng tawad. Tapos sabihin mo rin sa papa mo ang totoo. Oo, pwede silang magalit sa'yo pero siguro yun ang magpapalaya sa'yo. Yun ang magpapalaya sa puso mo. Yung pagsasabi ng katotohanan. Hindi ko rin alam kung tama po ba ang mga advice ko dito kay Nelson, pero sana kung meron kayong advice para sa kanya, please do comment down below. Ayun, tapos i-share nyo itong video na ito at saka i-like naman. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating channel, please do subscribe po and i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa bawat video na ating i-upload. Huwag na huwag nyo rin kakalimutan na pwedeng-pwede po kayong magpadala ng inyong sariling kwento. Email lamang po kayo mamamiacdo031 17@gmail.com. Sa mga nagpadala po na hanggang ngayon hindi pa po nababasa, pasensya na po, hinahanapan po namin ang paraan para mabasa na po lahat ng mga kwento kasi may mga nauuna pa po kaya sila po ang ating inuuna kasi magagalit din naman sila. Ang tagal-tagal na ng iba eh. Maraming salamat. Don't forget to follow me on my other social media accounts, TikTok, Facebook, and Instagram @MamamiaCDO. Maraming thank you sa inyong lahat. Enjoy the rest of your day.